Hello mga bata! Nandiyan na pala kayo! Magandang araw! Kumusta kayo? Ako, si Sir Rafi, ang inyong cool na cool na art teacher. Welcome sa isa na namang episode ng ating Art School dito sa DepEd TV. Ngayong araw, ang pag-aaral ng sining ay siguradong ma-e-enjoy natin. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay, pumalakpak ng 3 beses, ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa ating art lesson ngayong umaga. Mga bata, alam niyo ba na ang sining ay binubuo ng mga elemento? Ang linya, hugis, at tekstura ay mga elemento ng sining at disenyo. Ang prinsipyo ng sining ay kung paano gamitin ng isang manlilikha o artist ang mga elementong ito upang makalikha ng magandang sining. Ito ay tinatawag na komposisyon gamit ang mga linya, hugis, at tekstura. Ikaw rin ay isang artist dahil nakalilikha ka ng isang sining. Mga batang artist, mauunawaan pa natin ang aralin natin ngayon dahil art kaalaman na! Ang mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang direksyon o motion. Mayroon tayong tinatawag na patayong linya, pahigang linya, pahilis na linya, zigzag na linya, pakurbang linya, at paalon-alon na linya. Ano naman kaya ang hugis? Ang mga hugis naman ay nabubuo kapag ang mga dulo ng linya ay pinagtagpo. Ito ay isang tuloy-tuloy na guhit na walang butas na bahagi. Mayroon tayong mga hugis na parisukat, parihaba, tagsulok, bilog, biluhaba, at puso. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga halimbawa ng hugis dahil marami pa kayong mga hugis na makikita sa inyong paligid. Ang tekstura naman ay nagsisilbing pang-ibabaw na katangian. Malalaman mo ang tekstura sa pamamagitan ng paghipo o pagsalat ng isang bagay. Mayroon tayong teksturang makinis, magaspang, manipis, at makapal. Katulad na lamang ng basong ito. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang tekstura ng baso? Ito pala ay may teksturang makinis. Subukan niyo ring salatin o hawakan ang baso niyo sa bahay. Ito rin ba ay makinis? May basket pala dito. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang tekstura ng basket? Ito pala ay may teksturang magaspang. Kung kayo ay may basket sa bahay, subukan nyo rin itong hipuin o salatin. Ito rin ba ay magaspang? Ito namang papel na ito. Sa tingin nyo mga bata, ano kaya ang tekstura nito? Ito pala ay may teksturang manipis. Subukan nyo ring maghanap ng papel, mga bata. Manipis din ba ang tekstura niyan? Nandito lang pala ang paborito kong aklat. Ano kaya ang tekstura ng aklat na ito? Aba, ito pala ay may teksturang makapal.
May aklat ba kayo sa inyong bahay? Subukan nyo ring sa Latin kung iyan ba ay may teksturang makapal. Mga bata, mag-obserba pa kayo ng mga bagay na makikita nyo sa loob ng inyong bahay. Subukan nyong pag-aralan kung ang nakita nyong bagay ay binubuo ng linya at hugis. Hawakan at haplusin nyo rin ito para malaman nyo ang tekstura nito. Pero bago nyo gawin iyan, ay magpaalam at humingi ng patnubay sa nakatatanda. Habang ginagawa nyo iyan, ay babasahin ko muna itong paborito kong aklat. Mga bata, anong hayop ang paborito nyong alagaan? Paano nyo ito inaalagaan? Gumuhit ako ng isang hayop. Kaya nyo ba itong iguhit o i-drawing? Pero bago yan mga bata, pwede nyo ba akong tulungang buuin ang pira-pirasong larawan na ito? Ano kaya ang mabubuo natin sa larawan? Ito pala ay isang hayop. Ito ay isang baka. Ano-anong linya ang ginamit sa buntot at binti ng baka? Tama! Para sa buntot nito, ito ay gumamit ng pakurbang linya. Para naman sa mga binti nito, ito ay gumamit ng mga pahilis na linya. Ano-anong hugis naman ang ginamit sa ulo at katawan ng baka? Magaling! Para sa mga mata nito, ito ay gumamit ng hugis bilog. Para naman sa ilong, katawan at mga paa, ito ay gumamit ng hugis biluhaba. At para naman sa mga sungay nito, ito ay gumamit ng hugis tatsulok. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang tekstura ng balat ng isang baka? Kung ang sagot niyo ay makinis, kayo ay tama! Kung nais nyo namang hawakan ang balat ng baka, ay magpasama sa nakatatanda at sa talagang nag-aalaga nito upang maiwasan na matakot sila sa atin. Art assignment na! Para sa inyong art assignment, gumuhit muli kayo ng isang hayop na nais nyo pang alagaan. Gamit ang inyong lapis, crayola at marker ay iguhit niyo ito sa isang malinis na bond paper. Lagyan niyo ng pangalan ang alagang hayop na inyong iginuhit. Ipakita ang galing at pagkamalikhain sa sining. Ngayon ay alam na natin ang kahalagahan ng elemento ng sining at disenyo. Ang mga ito ay tinatawag na linya, hugis at tekstura. Ito rin ay nakatutulong upang maiguhit natin ang ating paboritong alagang hayop. Sining ni Chikiting! Sa mga batang mahilig mag-drawing o magpinta, sali na sa Sining ni Chikiting! Ipa-flash namin dito ang inyong magagandang likhang sining. Thank you.
Mga bata, lagi nating tatandaan na ang sining ay buhay. Ito ay para sa lahat. Hanggat ikaw ay naniniwala sa iyong talento at kakayahan, mananatili sa iyong puso ang pagmamahal at ang galing mo sa sining. Lagi niyo ring tatandaan na ikaw, ako, at tayong lahat ay isang magandang obra sapagkat tayo ay nilikha ng pinakamagaling na artist. Siya ang ating Diyos Amang lumikha. Muli, ako si Sir Raffy na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo ay biyaya. Ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Abangan natin ang mga susunod pang leksyon dito sa DepEd TV, kung saan ang pag-aaral ng art ay cool na cool. Art is cool! Hanggang sa susunod na linggo, mga bata! Magandang araw, mga bata! Ako si Ma'am Roma, inyong makakasama sa paglalakbay sa makulay ng mundo ng musika. Halina't makimusikantahan na para sa isa na namang masayang musika alaman dito lamang sa DepEd TV! Bago natin simulan ang panibagong aralin, tayo ay magbalik-aral muna! Ready? Tara! Aking titingnan kung kayo'y may natutuhan sa ating aralin ng nakaraan. Balikan muna natin ang leksyon noong nakaraang linggo tungkol sa tunog at katahimikan. Natatandaan niyo pa ba? Ang musika ay binubuo ng tunog at katahimikan. Ang tunog at katahimikan ay magkaiba. Pero kapag nagsama sa isang awitin o pyesa, nagiging maganda ito at kaaya-aya sa ating pandinig. Para mas malaman ko pa kung natandaan nyo ang ating aralin, maaari nyo ba itong sagutan? Panuto, iguhit ang bilog sa mga larawan na may tunog. At iguhit ang parisukat kung ang larawan ay katahimikan. Iguhit ang sagot sa unahan ng bawat bilang. Excited na ba kayong iguhit ang mga sagot? Umpisahan na natin! Unang bilang, bass drum. May tunog o wala? Kung ang iginuhit mo ay bilog, thumbs up para sa'yo dahil tama ka! Sa ikalawang bilang, orasan. Sa palagay nyo, may tunog o wala? Kung ang iginuhit mo ay bilog, thumbs up para sa'yo. Correct ka dyan! Sa ikatlong bilang, cymbals. Sa palagay nyo, may tunog o wala? Kung ang iginuhit mo ay bilog, thumbs up para sa'yo dahil tama ka. Sa ikaapat na bilang, aklat. Sa palagay nyo, may tunog o wala? Kung ang iginuhit mo ay parisukat, thumbs up para sa'yo. Tama ka. Sa ikalimang bilang, payong.
sa palagay nyo, may tunog o wala? Kung ang iginuhit mo ay parisukat, tama ka dahil ang payong ay walang tunog. Ngayon naman, sama-sama nating pag-aralan ang iba't ibang kasanayan upang higit na maunawaan ang kaugnayan ng tunog at katahimikan sa mga larawan na nakapaloob sa hulwarang ritmo. Pag-aralan ng tugma, ang nanay ko, pumalakpak sa tapat ng bawat pantig na may patayong guhit na nangangahulugan na isang beat na lalagyan ng tunog. Ibuka ang kamay kung quarter rest dahil ito ay walang tunog at nangangahulugan na isang bilang na pahinga. Bigkasin habang sinasabayan ng kilos na nabanggit. Ang nanay ko, sabayan niyo ako. Nanay ko, nanay ko, mabait, mahal ko. Batay sa ating isinagawa, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Unang bilang, aling simbolo ang ginamit bilang pagkilala sa tunog? Pangalawang bilang, aling simbolo ang ginamit sa katahimikan? Pangatlong bilang, anong mga salita sa tugma ang may tunog? Narito ang tamang sagot, mga bata. Tingnan nga natin kung parehas tayo ng sagot. Aling simbolo ang ginamit bilang pagkilala sa tunog? Kung patayong guhit, ang sagot mo, tumpak ka. Pangalawang bilang. Aling simbolo ang ginamit sa katahimikan? Tama! Quarter rest! Pangatlong bilang, anong mga salita sa tugma ang may tunog? Kore ka dyan! Tuwing umaga, masarap talaga magwalis at maglinis ng bakuran. Bukod sa malilinis mo pang kapaligiran, maririnig mo pa ang huni ng ibon, tahol ng aso, at naririnig nyo bang naririnig ko, mga bata? Ano kaya iyon? Tama! Yun ay tunog ng pusa. Maaari nyo bang gayahin kung ano ang tunog ng pusa? Tama! Ang tunog ng pusa ay meow, meow, meow. Pag-aralan ng tugma, ang pusa. Tapikin muli ang mesa sa bawat patayong guhit at itaas naman ang kamay sa bawat rest. Siya ay si Muni, pusang maitim. Nagawa niyo ba, mga bata? Kung gayon, magaling! Musika ang laman! Sa isinagawa mong kasanayan, ang mga salitang inaawit o binibigkas ay may tunog. Ginagamit ang simbolong patayong guhit at ang bilang ng kumpas ay isa.
Ito namang quarter rest ang ginagamit bilang simbolo ng katahimikan. Hindi ito binibigkas, subalit mayroong kumpas na isa. Ang pagpalakpak na isinasagawa sa hulwarang ritmo ay nagsasaad ng mga tunog at ang pagbuka ng kamay ay walang tunog. Ang mga larawan na may tunog ay naiuugnay din sa pagbuo ng hulwarang ritmo. Nawa ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa araw na ito! Tapos na naman ng isang makabuluhang aralin, mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang pag-awit at pagsayaw. Muli, ako ang inyong guro na si Ma'am Roma. Huwag magsawang tuklasin, suriin, pagyamanin at isaisip ang ganda ng musika. At lagi niyo akong samahan dito sa Musika Alaman. Dito lang yan sa DepEd TV!